kayo, mga kaibigan, mga kapatid. Sana po nasa mabuti tayong kalagayan. Welcome ko po kayong muli dito sa Comment on Air. Dito po ay malaya kayong makapagbibigay ng komento sa mga isyu na aking tinatalakay. Kung mari po sana, kung anong isyu, yung po ang bigyan natin ng komentaryo. Para naman na maging maliwanag sa mga nanonood sa atin, kanilang maintindihan kung ano ang isyu. Ano po? Ngayon, tingnan natin sa banal na kasulatan. Di po ba? Inaamin naman ang ating kapatid na siya mismo'y galing sa Katoliko. At alam niyo ba, kahit si Felix Manalo na nagtatag ng Iglesia ni Cristo, alam niyo ba mga kapatid, na inaamin niya na siya ay isang Katoliko at kaniyang mga ina ay mga Katoliko talaga, yung kaniyang mga magulang. Ito ang pahayag ni Felix Manalo. Bago ako naging Iglesia ni Cristo, Katoliko muna ako. Pagkat ako'y nung maliit pa, pinapinyagan ako ng aking magulang. Ang aking magulang ay Katolikong tunay. Tumutupad ng pagkakatoliko. Hindi lamang sa tuwi na ay nagdarasal 3 beses sa isang gabi, bukod pa ang sa madaling araw, at palaging nagkukumpisal at nakikinabang kong linggo. Ang dahilan sapagkat kami lahi ng mga pari. So, sila umano ay lahi pala ng mga pari ayon kay Felix Manalo mismo yan, ha? Pahayag mismo yan ni Felix Manalo. Lahi pala sila ng mga pari. At ano po ba ang nakasulat sa Biblia kung sino ang mga antikristo? Ito po ang mabasa natin sa unang Juan 2:18-19. Munting mga anak, ito na ang huling oras. Gaya ng inyong narinig na darating na ang antikristo. Kahit ngayon ay marami ng antikristo. Kaya nalalaman natin na ito na ang huling oras. Humihiwalay sila sa atin, subalit hindi sila kabilang sa atin, sapagkat kung talagang kabilang sila sa atin, mananatili sana silang kasama natin. Ngunit umalis sila upang mahayag na silang lahat ay hindi kabilang sa atin. Naku, yun pala ang inilarawan sa Biblia na Antikristo, mga kapatid. At para lang makalimutan yung harmonia na tinanggap ko, gumagawa ng ibang esyo at namumulot ng aklat na Katoliko na yung ang pagtanda. Kung salitang ang pagtanda, ibig sabihin sa English, sign of the cross. At nandito umano sa aklat na ito, Pasyong Kandaba, mga kapatid, na ang pag-antanda, ayon kay Sinita, ay tanda ng Antikristong hunghang. Okay, balikan natin si Sinita sa kanyang pamumulot sa Pasyong Kandaba, mga kapatid. Nababasa po sa Pasyon ng Pasyong Kandaba na sinulat ng isang pare, si Anicito de la Merced, na ang pag-antanda sa nuot ka ng kamay, yan ay utos ng Antikristo. So ang pag-antanda, ibig sabihin, yung sign of the cross. Akala mo ba matatakasan mo ang ano, ang Pasyon Kandaba, ang sinasabi ng Pasyon Kandaba tungkol sa sino ang Antikristo? Hindi mo matatakasan yan. Lalong mahahayag ang kalukuhan mo at pagsisinungaling mo pagkat pumunta ka sa Biblia. Kasi ang lahat ng sinasabi ng Pasyon Kandaba kung sino ang Antikristo, yan po ihango sa Biblia yan, Mr. Talibong. Kaya hindi mo matatakasan yan. Napakaliwanag, kasing liwanag pa ng araw na ayon sa Pasyong Kandaba,
ang Antikristo ay nag-utos magkintal sa kanang kamay at sa noo. Oo. Sukat ang niyang pagkakilanlanan na sila ngay kampung tunay nitong Antikristong hunghan. Mr. Talibong, matatakasan mo yan ba dahil sa pumunta ka sa Biblia? Eh, ang mga sinasabi ng Pasyon Kanda ba tungkol sa kung sino ang Antikristo, yan ay hango sa Biblia. Kaya kahit pumunta ka sa Biblia, lalong mahahayag ang inyong pagsisinungaling at panluloko. Utos na magkintal sa noot ka ng kamay ay ang relihiyong Katoliko. At sinong inutosan? Ang mga Katoliko. Paano natutupad yan sa mga Katoliko? Ang pagawaan niya ng tatlong cross, ng hinlalaki sa kanang kamay at sa noo. Ayan o, Katoliko yan. Paano mo iiwasan yan? Si kapatid na Manalo ba nag-utos? Bumasa ka pa ng Biblia at ang intro mo pa nakakatawa eh. Ay, alam niyo ba anya mga kapatid? Inamin ni Felix Manalo na ang kanyang pamilya ay lahi ng mga pare. Akala mo bagong tuklas mo eh. Hindi ka pa ata pinanganganak, Mr. Talibong eh. Sinasabi na ni kapatid na Manalo yan eh. Wala pang YouTube, sinasabi na yan, kapatid na Manalo. Wala ka pa sa YouTube, nasa YouTube na ang video yan, Mr. Talibong. Kaya wag mong lulukohin ang mga tao. Linuloko mo naman ang Katoliko eh. Inamin naman na niya ng kapatid na siya ay Katoliko. Ako ang tinutukoy mo doon. Hindi kita kapatid. Kunwari ka mabait, kunwari ka makadiyos. Ang paggamit mong kapatid, panluloko yan. Bakit? Linuloko mo Katoliko. Gusto mong i-picture sa kanila na mabait kang tao, makadiyos ka. Kaya pati nga sa video eh, sa camera eh, nagkukros ka eh, nag-aantanda ka eh. Para i-picture mo sa kanila na makadiyos ka. Kasi pagka ang isang Katoliko nakitang nagkukros, ang akala ng Katoliko, makadiyos yan. Kaya maski sa harap ng kamera, ginagawa mo yan eh. Yan ang dahilan bakit tinalakay ko yan. Hindi yan tinalakay ko dahil sa iniiwasan ko yung sinasabi mo na debating hamon mo. Hindi totoo yon. Hindi mo tinanggap ang debating yon. Kaya wag mong gagamitin yan. Kaya pinaksa ko yan kasi napanood ko sa video yung nakataarap ka, nakaharap ka doon sa ribolto at nagaantanda ka. At pagkatapos nagwiwisi ka pa ng tubig at ang krusi hawak mo umiikot ka. At yung papa rin na habang nagmimisa yon, nagantanda rin ang krus yon. Yan ang dahilan bakit ko pinaksa yan. Gusto kong malaman ng mga Katoliko na yun ay tanda ng Antikristo. Kasi nababasa yan sa Pasyon Kandaba. Ang Pasyon Kandaba, mga kapatid, mga Katolikong kaibigan ko, yan po'y aklat ng Katoliko. Yan ay kinakantayan tuwing malapit na ang mahal na araw. Tuwing mahal na araw, kinakantayan. Binabasa yan, pero kinakanta. Kaya hindi nila naiintindihan. At ang paniniwala ng mga kumakanta yan, pagka sila raw ay kumakanta sa Pasyon, ay nababawasan ng kanilang kasalanan. Yan ang paniniwala nila. Aklat po ng Katoliko yan. At yung Pasyon Kandaba, dalawa po ang Pasyon yan eh. Pasyon Kandaba at Pasyon Henesis. Lahat po yan, hango yan sa banal na kasulatan. Kaya kahit pumunta si Talibong sa Biblia, hindi niya matatakasan. Lalong malalantad ang kalukuhan niya, ang pagsisinungaling niya. Bakit? Mula sa Biblia yung sinasabi ng Pasyon Kandaba eh. Ano pa ang sinasabi ng Pasyon Kandaba? Bukod sa mag-uutos magkintal ang Antikristo, sinasabi pa rin sa Pasyon Kandaba na mayroon aral ang Antikristo tungkol sa milagro. Ang magagawa ng Antikristong kuhila ay milagrong pagdaraya, mga pagmamalik mata sa tulong ng diablong madla, magpalintik, magpabagyo ay gagawin ng demonyo sa ngalan ng Antikristo na kung makita ng tao, akala ay nila ay milagro. Ayan mga kaibigan, milagro. Isa rin yan sa palatandaan ng
Antikristo, nagtuturo ng milagro. At ang nasa likod niyan, ang demonyo, ayon mismo dito sa pasyon. Ha? Demonyo ang nasa likod ng milagro. Paano mo iiwasan yan, talibong? Ha? Ano pa ang ikakikilala tungkol dyan sa Antikristo ayon sa pasyon? Sa parayang panghikayat, sa pakitang paliwanag, ay maramit pauupat na maniniwalang ganap Antikristo ay Mesiyas. At ang hindi kumilala na ang Mesiyas ay siya, ay pilit na magdurusa parusang kagitla-gitla, kamatayang walang. Ano pa ang ikakikilala, Mr. Talibong, sa Antikristo? Yung aral. Aral mali, binabago nila ang aral. Ano ang isang aral na makikita natin na talagang binago? Ha? Yung pagbabautismo. Yung pagbabautismo. Kitang-kita na ibang-iba ang bautismo na itinuturo ni Kristo sa itinuturo ng mga pare. Talagang totoo ang sabi ni Rizal, ang utos ng mga pare ay iba sa utos ng Diyos. Puntahan natin ang bautismo. Sino ba ang dapat bautismuhan at binyagan? Sabi ni Kristo, yung inaralan na sumasampalataya dapat bautismuhan. Ipangaral niya ninyo ang ebanghelyo, ang sino mang sumampalataya, bautismuhan. Ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Kaya kahit inaralan ka, hindi ka sumampalataya, hindi ka rin babautismuhan. Sino lamang ang babautismuhan? Yung sumampalataya. Ay sa pare naman, ano ba ang kanilang aral sa bautismo? Aba, sa mga pare, ito babasahin ko po sa inyo. Ang mga bagong anak ay dapat dalhin sa simbahan upang binyagan sa madaling panahon. Ayan. Yung mga sanggol, ang bagong anak sanggol, dalhin raw agad sa simbahan upang binyagan sa madaling panahon. Apurado ang mga pare. Iba po iyan, salungat po iyan sa aral ni Kristo. Nilalabag pa ang aral ng Diyos ng Antikristo. Salungat sa aral ng Diyos. Napakaliwanag po niyan eh. Kitang-kita yan sa pagbibinyag lang, talagang labag na labag ang ginagawa ng mga pare. Paano isinasagawa ang seremonya sa tunay na bautismong utos ni Kristo? Babasahin ko rin sa inyo dito sa Pasyong Kandaba. Ito, ang pagbinyag sa ni San Juan ay isisisid na minsan ang buong-buong katawan doon sa ilog ng Jordan, parang pinaliliguan. Yan ang seremonya ng bautismo ni Kristo. Di malinaw kung ano ang seremonya. Ano naman ang seremonya ng bautismo ng Katoliko? Ito na, ng Antikristo. Hihinga ang pare ng makaatlo sa mukha ng bata na magwiwika. Umalis ka sa kanya, karumaldumal na espiritu. Kukuha ang pare ng kaunting asin, ilalagay niya sa bibig ng bata at wiwikain. Tanggapin mo ang asin ng karunungan. Babasain ng pare ang kanyang hinlalaki ng laway at siyang ipapahid sa dalawang tainga at sa ilong ng bata na wiwikain, ifita, na ibig sabihin ang pare mabuksan at maging samyo ng masarap na amoy. Sa kahuli-hulihan, tatanungin ng pare, ibig mong mabinyagan ka? At ang sasagot ay ang padrino at madrino, oo, ibig ko. Itutuloy ng pare at binibinyagan ng bata na ibubuhos ang tubig sa ulo at wiwikain, binibinyagan kita sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Yan ang seremonya naman ng binyag ng Katoliko, ng Antikristo. Isip-isipin nyo. Tingnan nyo yan. Hihingahan daw ng pare sa mukha ang bata ng tatlong beses. Pagkatapos, kukuha raw ng pare ng kaunting asin at pagkatapos ilalagay yan sa bibig ng bata. At pagkatapos, yung hinlalaki ng pare ng kamay, babasahin ng laway at ipapahid sa tainga ng bata na binibinyagan at sa ilong. At sasabihin raw ng pare, ifita. Salitang Latin niya na ang ibig raw sabihin, mabuksan at
maging samyo ng masarap na amoy. Kita nyo, napakasama po nitong seremonyang to eh. Kaya kung ang bagong, kung mayroon ngayon nanonood na bagong binyag sa Katoliko na sanggol at nilagnat yan may sakit, sigurado nahawa ng pare yan. Isip-isipin nyo mga kaibigan kong Katoliko o kayong mga Katolikong napasubo na kitalibong. Kayo ba ay makikinig na lang pagkatapos lalabas sa, sa kaliwa? Papasok dito, lalabas dito? Hindi ba kayo natatakot ng ganyan? Ibang-iba talaga ang aral ng Antikristo kay Kristo. Kita nyo na, saan kaya kinuha yung pagbibinyag na yan sa sanggol? Yan, di, napakalinaw mga kaibigan na talagang ang katuparan ng Antikristong sinasabi ng pasyon, yan po ang Katoliko. Kaya ano ang paraan ng Panginoong Diyos para ang mga Katoliko ay huwag maparusahan sapagkat Antikristo yan? Ano ang paraan ng Diyos para malaman ng mga tao na Antikristo ay ang Katoliko at ang mga pare? Nagsugo siya. Nagsugo siya at yan ay mababasa ninyo sa Apokalipsis 14:9. Ipinangaral sa mga tao na ang tumatanggap sa noot kanang kamay, yan ay ang Antikristo at parurusan yan araw at gabi magpakailan-kailanman. Yan po ay Apokalipsis 14:9. Yan po ang ikatlong anghel. Kanino po natupad yan? Kay kapatid na Felix Manalo. Wendell Talibong, pasinungalingan mo yan na ang ikatlong anghel na sumisigaw o nangangaral na ang tumatanggap sa noot kanang kamay ay parurusahan araw at gabi sa apoy at asupre. Si kapatid na Manalo ang nangangaral niyan. At sinabi pa dyan sa Apokalipsis 14:9, ang sino mang sumamba o kumilala sa larawan at sa hayop, larawan ng hayop, na yan nga ang Papa sa Roma, parurusahan talaga yan. Ang hayop na tinutukoy dyan, yun ang Papa sa Roma. Katuparan niya ng Papa sa Roma. Sinong nangaral niyan? Sinong nangaral niyan? Ang kapatid na Manalo, na ang sino man niyang sumasamba dyan sa hayop at sa kanyang larawan at tumatanggap ng tanda sa noo at kanang kamay, parurusahan niyan sa apoy at asupre araw at gabi magpakailan-kailanman. Ang kasunod po ng pangangaral ng kapatid na Manalo ay ang wakas na ng mundo, ang paghuhukom. Kaya si kapatid na Manalo, huling sugo yan. Huling sugo. At sa kanya natupad yung pagtuturo na ang tumatanggap sa noot ka ng kamay, yan po ang Katoliko. Hindi nyo mapapasubalian yan. Kaya patawarin ka ng Diyos, Wendell Talibong. Ituturo mo si kapatid na Manalo. Sige nga, isa lang doon ituro mo na natupad yan sa Iglesia ni Cristo. Nagantanda sa noot ka ng kamay, nangaral ng milagro, na demonyo pala ang nasa likod niyan. Kaya yung pagtuturo nyo ng milagro na si Maria nakita, hindi totoo yon. Sinasabi yan sa pasyon. Yung sinasabi mong nagmilagro sa iyo, nakasup mo si Maria, hindi totoo yon. Kaya maliwanag na ang Antikristo ay kasama ka. Ang Antikristo ay ang Katoliko kasi nagturo ng milagro na hindi naman totoo. Ano pa? Ang aral ay mali-mali. Salungat ang aral sa aral ng Diyos. At ang Antikristo, nagpakilala pang sila ang Kristo, alter Christos. Pagka hindi mo sila kinilala, Kristo, parurusahan ka niya at papatayin ka. O paano mong sasabihin si kapatid na Felix Manalo yan? Ah, Wendell Talibong? O siguro mga kapatid, mga kaibigan, ay sapat na yan para naman inyo pong maunawaan ano, kung sino talaga ang Antikristo. Ngayon, bago po ako magtapos mga kaibigan, ay nais ko pong batiin ang mga kaibigan ko at mga kamag-anak ano po, na medyo matagal-tagal na rin hindi ko nababati. Sila Alex Sineta, kapatid ko po yan sa Pilipinas. Si Saldi, si Tech Sineta. Ano, si Saldi at sila Boboy Sineta at si Pati Carpio dito po ito sa Edmonton.
si Arlyn Alpapara Asarcon sa Toronto po ito, si Jane Asarcon Finchel sa Texas naman to ito, sa Florida naman si Chona Borja at saka si Vicente Borja, si John Borja, si Ruth Borja, si Teresita Borja, si Tony Borja, si Rico Borja, si Gladys Borja, si Chadi Borja, si Marilu Borja, si Gumercien Duportem sa Pilipinas po yan, si Hayan Kiking at saka si Josephine ang kanyang asawa, si Paul McKinney, dito po ito sa Edmonton, si Paul McKinney, si Henry Samson Jr. at si Carrix Kayanong po ng Targetong Air. Siya po ay mapapakinggan ninyo sa DCME alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Si Josephine Rosagaran, dito po ito sa Edmonton. Si Astor Sineta, si Noemi Sineta at sa kanilang anak, Mark Sineta. Pinsan ko po ito, nandito rin po ito sa Edmonton. Muli ay samahan po ninyo ako na ipanalangin natin sa Ama na wakasan na po niya itong pandemya. At sa ating panalangin, isama rin natin ang ating tagapamahalang pangkalahatan, si kapatid na Eduardo Manalo, na sana huwag siyang mahawa kasama ang kanyang pamilya. Manatili po ang patnubay sa kanya ng Ama at ipagkaloob lagi ang karunungan, kapangyarihan. Alang-alang po Ama sa buong Iglesia ni Cristo. Ako po si kapatid na Cesar Sineta, bumabating muli sa inyo ng banal na halik. Maraming salamat po.